Hi po mga moms, nagbabalik na naman po ako para sa panibagong video na gagawin ko ngayong oras na ito dahil may nakita na naman po akong bagong sa tingin ko ay trending ngayon. So gusto ko lang pong i-share sa inyo. I know you guys nakikita nyo na siya sa balita, pero since lockdown po ngayon, so na-catch po siya ng attention ko kasi nagbabasa po ako ng mga balibalita kung ano yung mga bago ngayon. So nakita ko siya dito sa I think kami.com.ph. So since lockdown po ngayon at naka-quarantine pa po tayo, so alam po natin yung mga rules, yung mga oras ng dapat at so dapat na oras ng paglabas at pananatili sa labas. So alam po natin na pag nag-over ka na po dun sa oras na binibigay ng gobyerno, huhulihin ka na po. So which is good para naman po mabawasan natin yung number ng cases ng coronavirus sa Pilipinas. So ngayon, binasa ko po tong balita tungkol po dito sa umanong tatlong kataong nahuli dahil nga nag-overstaying sila sa labas. So I think yung quarantine po is from, pwede ka lang lumabas from 5 to 7pm at night, and hindi ka na po pwedeng mag-over 7pm onwards, kundi po huhulihin ka na po ng mga pulis o ng mga otoridad. So unless may quarantine pass ka po na nag-aalaw na pwede kang mag-stay longer, then you are good. But pag wala ka pong quarantine pass, so obviously, huhulihin ka po. I think ganun po yung kalakaran sa Pilipinas ngayon. So from 5am to 7pm, pwede kang lumabas. With the quarantine pass, you can stay longer, I believe. But 7pm, kailangan po nasa loob na po ng bahay. Yun po ang patakaran ng gobyerno na dapat nating sundin. Pero obviously, dahil maraming mga pasaway po dyan, kaway-kaway sa mga pasaway, kung nanonood po kayo, na dapat marunong din tayong sumunod sa batas ng pinapatupad ng ating gobyerno. So, na, based nga po dito sa balita na to, na may tatlo nga daw po na nahuli yung, I think ito ay taga Bukawi, Bulacan, I believe. Yeah, it's Bukawi, Bulacan. So, na yung mga kagawad doon, hinuli nila yung tatlong katao, kasama na doon yung dalawang mag-asawa nag-aaway na hindi alintana po yung curfew ng 9:30 ng gabi, nasa labas pa. And then, yung nag-catch ng attention ko is, ito po yung babae na nahuli, tapos umamin pa daw po na nagpariban po siya ng buhok gamit po yung ayuda na binibigay ng gobyerno, which is 6,500 pesos. So my goodness Lord, sa panahon ngayon mga kaibigan, madami pong nagugutom, madami pong naghahangad na mabigyan ng ayuda, pero hindi po lahat nabibigyan dahil nga may mga designated, like may mga requirements po sila sa mga bibigyan at hindi dapat bigyan or i-distribute sa mga tao. So, pero Diyos ko naman po, itong babaeng ito, nagkakuha ng ayuda, which is 6,500 pesos. Anong ginawa sa 6,500 pesos? Pinangpariban lang po ng buhok. Mantakin mo yun, pinangpariban ng buhok. Nakakagigil, di ba? Yung iba, umiiyak na sa gutom. Yung iba naghihikahos na. Yung iba halos magmakaawa na mabigyan lang ng ayuda para may pambili ng pagkain po. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung pagkain ang number one na isisave po natin sa mga panahong ito ng lockdown. May pagkain lang tayo, makasurvive lang tayo sa araw-araw, okay na po yun. Pero Diyos ko po, yung pera gagamitin mo sa pampariband mo lang ng buhok? Okay, sige, tatanungin kita kung sino man yung babaeng yun. Yung buhok na ba yan, mapapakain ka ba? Mabubusog ka ba ng buhok na yan? Nakakagigil eh.
Dahil totoo man to, siguro totoo kasi nasa balita, na ipublish na sa balita. So that means it's true. So nahuli siya, sasabihin pa niya na, inamin pa niya na, ginamit niya yung pera, pareban ng buhok. Yung iba nga dyan, wala nang makain. Kung pinamahagi na lang sana niya yung 6,500 doon sa mga tao nagugutom, di ba nakatulong pa siya? Nakatulong pa siya sa kapwa niya. Hindi yung papariban mo ng buhok mo. Hindi ka naman mapapakain yan, girl. Isipin mo, gamit-gamit din ng utak minsan. Yung buhok, magsusurvive yan kahit walang riband. Di ba? 6,500 ang mahal-mahal nun para sa pinampariband mo lang ng buhok. Eh, kung sana sa ibang pamilya o sa iba, yeah, sa ibang tao binigay yan, yung taong talagang nagugutom, at least nagamit pa nila yung 6,500 na yan, girl. Sana pinamahagi mo na lang. Hindi yung kung ano-ano pinagagagawa mo, ang dami nagugutom ngayon, Diyos ko Lord. Nakakagigil eh, kasi dami ko nakikita sa Facebook. Nangihingi sila ng ayuda, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sana mabigyan lahat, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos may makikita ka na, eto, nabigyan nga ka mo ng ayuda. 6,500. Anong ginawa? Diba? Sinayang lang yung pera. Inuna pa yung buhok kaysa sikmura. Diba? Makatarungan ba yun, you guys? Please down comment below kung agree po kayo sa sinasabi ko. Kasi nakakagigil lang. Sa dami-dami ng tao binigyan. Sana hindi na lang po siya ang nabigyan. Sana ibang tao na lang. Para at least yung ibang tao na talagang kailangan yung perang yun. Pinambiling pagkain. Upang tawid gutom. Or, you know, mas makabuluhan sana ang paggamit sa pera ng gobyerno, hindi kung saan-saan ginagamit. Girl, utak, gamitin din minsan. Hindi yung basta-basta ka na. Diba? Nuuna mo pa yung buhok mo. Kung yung iba na lang sanang pinigyan ng pera na yan. Gusto ko nang gigil-gingil lang ako, guys. Dahil hindi na nga magkanda ugaga ang gobyerno. Hindi na nila alam kung paano i-distribute yung mga pera para sa mga naghihirap, para sa mga nagugutom. Tapos ganito pa, makikita mo ginagawa sa pera na binibigay nila, alam mo yun. Dapat nila anan na lang sa magandang mithiin, hindi yung uunahin mo pa yung luhong mo, girl. Uunahin mo pa magpaganda kaysa, alam mo yun, kesa busugin ng iyong sikmura. Diyos ko, day. Ay, nakakagigil lang. Pasensya na, guys, kung na-share ko lang sa inyo. Pero sana naman po sa mga kababayan natin dyan, sa mga tao na bibigyan po ng ayuda, magpasalamat po tayo sa ating gobyerno. At huwag po tayong maging mean sa kanila na kesyo hindi tayo nabigyan, ganyan. Dahil po, binibigyan po yung mas lalong nangangailangan. Yung taong hindi talaga kayang makapag-provide sa buhay. Walang trabaho, walang pinagkukunan, you know. Yun po ang pinofocus ng gobyerno ngayon. So, dun po sa mga middle class naman, sa mga rich people, sana po matuto din tayo mamintindi na minsan hindi tayo nabibigyan kasi alam naman siguro nila na kaya nyo mag-provide para sa family nyo na may savings kayo, ganyan, na hindi kayo magugutom katulad po ng iba na walang-wala po talaga. So, yun po ang pinaprioritize nila, mabigyan ng mga relief food or ng mga ayuda na yan. So, sana po huwag tayong maging pasaway din. Ito, nababalitaan ko na naman na na-extend na naman po yung community quarantine. So, nakakapagod na po, nakakaawa na po yung mga frontliners natin. Kaya naman po sana, huwag naman po matigas yung ulo natin. Kasi sinabi, ang quarantine is 5 to 7 p.m. 7 p.m. kailangan mo na po nasa loob ko na po ng bahay. So sana po sundin po natin yun para matigil na po ang coronavirus, dahil
hangga't hindi po natin yung nagagawa, hangga't patuloy pa rin po tayong nagdi-disobey ng rules ng government, then I'm sorry to tell na yung coronavirus na yan, hindi yan matatapos. So, matatapos lang po yan sa pamamagitan din po natin mamamayang Pilipino. So, if you want to end the virus, then you have to listen, you have to stop going out until 7 p.m. After 7 p.m., then stay at home. So, sana po magsilbing leksyon po yung mga balita ngayon. Makinig po tayo sa balita, yung mga balita na yan tungkol sa babaeng nagpariban ng buhok na yan. Girl, sana naman sa susunod, gamitin mo din sa tamang pamamaraan yung binigay ng gobyerno, dahil pinaghirapan niya ng gobyerno, girl, pinaghirapan niya ng mga tao na gustong tumulong sa tamang pamamaraan sana, pero ginamit mo sa maling desisyon mo, sa pansarili mong desisyon. So sana naman maisip mo yon, na maraming nagugutom. So bago sana tayo gumawa ng hakbang, isipin muna natin ng million times, okay, para hindi tayo maging trending sa social media. Okay, salamat po for watching. Bye-bye.